And guys, ito po ang ating mga kailangan. Bawang, sibuyas, carrots, bell pepper, celery, ang ating seasonings, then butter for panggisa. Ito po ang gagamitin natin panggisa. At ang ating oyster sauce para siya ay masarap. And a little bit of oil. At ang ating bida ngayon, ang cauliflower. Siya po ang ating bida ngayon sa aking recipe. And then, ang gagamitin ko pong pangsahog ay chicken liver instead of prawn. Para hindi naman lahat hipon. Pero mas masarap po kung hipon talaga. Tikman naman natin po ang chicken liver ngayon. Carnation, nakat ko na po ang ating bawang at sibuyas. Next, eto po. Ikat naman po natin ang ating carrots. Ayan, gagawin ko siyang flour since cauliflower ang ating recipe ngayon. Siya ang bida. Kaya gagawin ko rin yung flour ang ating carrots. Carrots! Ayan. Kulang na lang magkaroon ng sunflower sa aking lulutuin. Ganda. Flour. And then next, yung ating ang sahog. Ikat na rin po natin siya. Kasi ang pangit naman pag ganyan kalalaki. Balid, ito pong ano, atay ng manok. Pinakuluan ko na po siya para hindi po malansa. Kasi pag dinerecho po natin iginisa ang atay ng manok na hindi napakuluan, malansa po siya eh. Para sa akin. Kaya mas gusto kong pinapakuluan po ang chicken liver before ko siyang isahog sa aking lulutuin. Tama na po siguro mga 1/4. 1/4 lang. Cut lang po natin siya ng ganyan. Iyan po. Sama na rin natin yung kanyang balungan. Malinis po talaga siya before ko siya pinakuluan. Kasi sa market, hindi ka naman po makakabili ng atay lang eh. Kailangan po kasama talaga yung balungan. Sa iba, hindi po alam nila kung ano yung balunan. Ito po yung kasama ng atay. Nakadikit lagi dun sa atay ng manok. So, after po nating makat ang ating liver, chicken liver, ito po yung celery. Kailangan ikat din po natin siya. Guys, kailangan i-peel po natin siya. Balatan po natin yung ating stem ng celery. Para hindi po siya matigas. Ayan. Ganito lang yan, guys. Cut lang natin siya ng ganyan. Pahaba. Or kahit anong gusto nyo. Napagkakakat sa kanya. Mahilig po talaga ako maglagay ng mga pampabango sa aking mga nilulutong gulay. Isa po ang celery. At stem lang po siya. Yan, guys. Mga Karnation,
Let's start cooking. Yan, simula na po tayo magluto. Pag mainit na yung pan, ayan, lagyan po natin ng konti, konti lang na oil. Para sa ating pag-isa. I-roll. Tunog po natin ang ating butter. Tunawin na si butter. Smells good. More butter, much better. Again and again, uunahin ko po ang bawang. Lagay na po natin ang ating garlic. Kaya gusto ko po inuuna talaga ang bawang. Kasi gusto ko yung naamoy ko yung mabango sa una pa lang na pag-isa ko. Ito yung pwedeng kanta para dito sa nilulong. Hintayin lang po natin medyo mag-golden brown siya. And the next, the onion. Sibuyas. Sinuot na po natin ang ating sahog. Ang chicken liver. See guys, wala pa yung cauliflower pero mukhang masarap na siya. At pwede nang iulam. Maingay. Maingay ako. Guys, maglagay din po tayo ng konting patis para mas malasa. Konti lang. Isang kutsara lang. 1 tablespoon of fish sauce. Yan. At ang ating bida, cauliflower. Ito ang dami. Sarap kasi ito eh. I think marami yung cauliflower ko. So, kayo na rin po guys mag-adjust sa sahog nyo. Pag niluto nyo to. Hindi ko siya natansya eh. And then guys, lagay na rin natin yung ating seasonings. Kasama na po dyan yung ating salt. Konti lang po yung asin to taste. Black pepper, seasoning, and then salt. Tapos, maglagay din po tayo ng at least 1 cup or 2 cups of hot water. Mainit na tubig po agad guys, para mabilis po siyang kumulo. Or 1.5 cup of water.
Yan. Yan, konting halo-halo. Ang bango po. Super. Sabay na rin po natin yung ating carrots. Kasi halos magkasabay lang po yan. Maluluto. Anyway, ang carrots naman kahit hindi masyadong luto yun, okay lang. Kinakain nga po natin ang hilaw. Yan, mga kanation. After nating pakuluan ng mga 5 minutes. Yan. Lagay na rin po natin ang ating bell pepper and celery. Ang ating celery stalk. Makulay ang buhay kapag may gulay. Yan ang mission ni Gulay Nation. And then next, ilagay na rin po natin ang ating oyster sauce. Pampasarap na oyster sauce. Dahil sa marami ang aking cauliflower, mga dalawang 90 grams po ang aking ilinagay na oyster sauce dito sa aking niluluto. Ang iba po dyan, gustong-gusto po nila talaga ang may oyster sauce sa bawat niluluto nila. Yung iba nga po, kahit hindi pwedeng lagay ng oyster sauce, naglalagay sila eh. Kasi paborito nila ang oyster sauce. Yan. Malapit na pong maluto. Sangkulo na lang. Okay na po siya. Kasi hindi po siya pwedeng ma-overcook. So that's it guys. Luto na ang aking cauliflower. Sarid. Cauliflower. Simpleng-simple pong lutuin. Sana po magustuhan nyo ang aking recipe ngayon. At mamaya po, titikman po natin siya. Salamat po sa panonood ng aking mga videos. Thank you guys! Ayan guys, tikman na po natin ang ating niluto. Sa ating pag-baking, kailangan masarap ang aking favorite na carrots, ang bell pepper, with celery.